Kumbinsido si Deputy Customs Collector Attorney Maria Lourdes Mangaoang, may shabu sa mga magnetic lifter na nakalusot sa Port of Manila at nasabat sa Cavite noong Agosto. Taliwa sa sinabi noon ni Customs Commissioner Isidro La Peña sa House hearing na wala. Puro kasi ng alingan ang mga pinagsasabi nila doon. Alam pa ni Commissioner na may laman yung droga. Ayon kay Mangaoang, indikasyon na may laman ng lifters ang nakitang tila ulap sa loob ng mga ito matapos idaan sa X-ray. Pero binaliwala lang daw ang kanyang findings. I told Commissioner La Peña that the our X-ray is very powerful. That it could penetrate 11 inches of steel. Kaya hindi po pwedeng hindi yan na-detect ng X-ray. Alam niya yon. Inilipat din daw siya ng unit matapos malaman ng kanyang mga superior na naimbitahan siya sa isang pagdinig kaugnay sa mga magnetic lifter. Sagot siya ni Customs Spokesman Erastus Austria. When she refused to comply with the order from the Commissioner and the Secretary of Finance na siya mag-assume sa CMU, I believe she made an appeal to the Civil Service Commission. She is entitled to all of these things. Itinanggi rin niyang hindi pinansin ang mga sinasabing resulta ni Mangaoang. Saksi pa nga raw si Austria nang ipakita ni Mangaoang ang findings niya kay La Peña. From day one, there was no attempt to lie about anything. Lahat ng slides na yan na hawak-hawak po niya, ang Bureau of Customs mismo ang nag-submit nito sa Senado at saka sa Kongreso. Sa pagharap ni La Peña sa kamera, sinabi niyang negatibo sa bakasang ilegal na droga ang mga lifter. Base sa kanilang swab test na maituturing na ring pinaka-conclusive na eksaminasyon. Kahit si Pangulong Duterte, sinabi noong speculation lang ang bilyong-bilyong piso umano'y shabu sa mga lifter. Pero nanindigan ng PDEA, inupuan daw ng kanilang K9 units ang mga lifter, patunay raw na na-detect roon ang mga shabu. Sa pagsisiwalat ni Atty. Mangaoang, tila nakahanap ng kasangga si PDEA Director General Aaron Aquino. Hindi lang si Atty. Mangaoang kakampi ko. Napakarami na po ang kakampi ko since the very beginning ako nagbigay ng statement ko. Ian Cruz, GMA News.